my YouTube channel, Jolianna Lasser. And for today's vlog, book review na naman po tayo. At kung mapapansin nyo sa mga dati nating vlog, nagtuloy-tuloy yung pag-book review ko ng mga self-published ni Biotch. At ngayon, nagbabalik na naman po tayo doon. Ano ho? So, sa Book on Demand ni Biotch, meron siyang dalawang self-published doon na mura lang, 200 pesos po yung price niya. At ito yung A Drunken Mistake and I Watch You Fall for Someone Else spin-off novel. And nabasa ko na palit I Watch Duology, kaya pwede na natin mabasa yung spin-off novel niya. So, ito na siya. Binuksan ko na guys, pero naka-plastic pa to ng separate. Tinapon ko na din yung plastic niya kasi yung plastic niya parang piniikot-ikot lang siya sa libro. So, hindi siya pwedeng suot-lagay. Matrabaho siya ilagay. So, tinapon ko na. Dito muna tayo sa I Watch You Fall for Someone Else. Nakita ko kanina nung binuksan ko to, may mga nakaipit. So, meron tayo ditong thank you card. Ayan, iba na yung thank you card nila kung mapapansin nyo sa mga dati nating book review nito. Next naman, ito na yung mismong bookmark. Ayan, simple lang siya. Kung ito yung libro, ito naman po yung kanyang bookmark. Mas maliit pa siya compare sa mga ibang bookmark. Ayan. Pag inopen natin siya, ayan na po yung mismong perma. So, nasabi ko din ata sa inyo dati na may mga ibang self-pub si Biotch na naka-digital yung perma niya. Pero dito sa libro na to, naka-ballpen po talaga yung perma niya. So, ayan. Tapos, next naman, copyright Kineme and then start na po tayo. Ayan. Sa pinakalikod naman guys, wala na siyang acknowledgement tsaka pa about the author. Diretso, the end na po. Ayan. Tapos, may nakalagay pa siyang ganito. Ayan. So, sobrang nipis nung libro. Manipis lang po kasi siya. Ayan. Mahahanap mo yung hati niya. Ayan siya. Sa design niya, dalawa yung design niya. Hindi ko alam kung makeup, pero parang pa-makeup yung style niya. Ayan. Tapos, dito naman sa may spin-off, para siyang pag-grocery naman. Ayan. Yung font niya, maliit lang, pero sobra yung spacing nila. Kung mapapansin nyo, ayan. Sobrang lawak nung papel. Yung paper niya, cream type siya. Kasi kung ito yung puti, ito naman po yung paper niya. Ayan. Yung page siya pala guys ay nagtapos ng 60. Ayan. Kaya sobrang nipis lang talaga nung libro. Wala na naman na siyang nakalagay na any design pa. Basta nakalagay lang yung kanyang page dito sa ilalim. So, next na tayo. Dito na tayo sa A Drunken Mistake. Actually, hindi ko pa alam kung ano yung story nito. Pero, ayan na. Pag inopen natin, meron po ulit siyang pa-thank you card. Ayan. So, tig-isa sila. Kasama siya sa plastic, guys. So, pag inopen mo yung plastic, nandito na talaga siya sa mismong libro na kaipit. Tapos, ito naman, medyo makapal yung kanyang bookmark. Ayan. So, kung ito yung libro, ito naman po yung kanyang bookmark. Ayan. Pag inopen natin, ayan na po yung perma. So, naka-ballpen po ulit yung kanyang perma. Next naman, ayan, another one. Tapos, copyright Kineme, and then katapusan. Bakit katapusan agad? Katapusan na po siya agad. Ayan, hanggang sa magtuloy-tuloy. Tapos, sa pinakadulo, may social media. Empty paper muna yung dito. Tapos, sa pinakadulo naman, andyan yung simula. Ayan, may design siya na alak. Ayan. So, yung design niya, guys, kunwari, kabanata. Ayan. Tapos, ayan yung page niya. Medyo maluwag-luwag din po ang kanyang space. Sa'yo nung sa I Watch You Fall for Someone Else. Tapos, ang page siya, guys, ay nagtapos ng page 49. Ayan. Mas konti to compare pa dun sa nauna. Kaka-check ko lang nito sa Wattpad app and normal lang na mauuna yung katapusan sa simula. Kasi kahit sa Wattpad app, nakaunahan yung epi niya before dun sa prologue. So, ayan pala siya. Ang galing. Sabi ko sa inyo, hindi ko talaga alam yung kanta natin. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo itong vlog na to. And if you like it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel down below there. Kung gusto nyo ng shoutout, comment down below. And kung may question pa kayo about this book, comment down below lang din. Keep safe everyone and God bless all. Bye!